Hi Water Signs! Welcome back po dito sa iyong Daily Guidance. So tignan natin kung ano ba ang gabay sa iyo ngayong araw. Ano kaya? I hope you are doing good po. This is for Water Signs. Cancer, Pisces, Scorpios. Counselor, Archangel Azrael. You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. So, maaaring marami sa inyo ang it's either kayo yung hinihinga ng payo ng mga kaibigan nyo ngayon o baka hindi lang payo yung hinihingi nila, baka nangihiram din ng pera. Oo, Water Signs. So, siguro kung hindi mo sila kayang pahiramin ng pera, more on moral support na lang yung ibigay mo sa kanila. Diba? At yung iba po sa inyo, kayo yung nangangailangan ng makakausap ngayong araw. Mukhang meron kayong mabigat na pinagdadaanan. Hindi naman po lahat, pero mayroong iba sa inyo. Sabi ko nga po, this is a general reading, so hindi po lahat kayo ay makaka-relate. Tingnan pa po natin. Para ito kay Water Signs. Water Signs, please. This is for Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Meron tayong a new start is coming. Oh, so yung iba sa inyo, kaya nanghihingi kayo ng advice. So mismo, kayo mismo yung nahihingi. Dahil mayroon kayong gustong simulan. This is pwedeng business, pwedeng trabaho, or nanghihingi kayo ng, parang nagsusurvey kayo, some of you. New moon. Oo, mukhang hinihintay niyo to. Parang this is a big transformation regarding your career, regarding your finances. Para ito, okay. Signs, please. Okay, guys. Meron tayong, tignan natin, financial constraint. So, this is about your money, Water Signs. Meron naman kayong matatanggap, kaya lang, kailangan nyo sigurong, oo, kailangan nyo na mag-ipon, yan yung sinasabi sa inyo. Kasi kayo din yung nahihirapan kapag hindi nyo ginagastos ng tama yung inyong kaperahan. Oo, iba sa inyo medyo taghirap ngayon. Ayan. Meron naman, pero parang hindi na siya sasapat para sa mga susunod pang araw. Kaya siguro, humihingi na kayo ng tulong sa inyong mga kaibigan. O sa inyong mga kamag-anak. Kaya lang po, huwag kayong magtampo siguro. Kung kayo man yung nanghihiram, Water Signs, huwag kayong magtampo kasi hindi naman po lahat ngayon ay mayroon. Kung meron man po sila, siguro may paggagamitan din sila. Kaya huwag magtampo kapag hindi na pahiram or the other way around. Kung kayo naman po yung hinihiraman. Joy. Ayan, may paparating po na blessings para sa'yo. Oo, Water Signs. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sinusubok ka lang ngayon ng pagkakataon. This is for you, Water Signs. Ayan, yung iba sa inyo, baka nga nawalan pa kayo ng pera ngayong araw. It's either nalaglagan kayo ng pera or meron kayong binayaran na yung mga unexpected na bayarin. It's either na doble yung bayad nyo sa jeep, nahulugan kayo ng pera, habang naglalakad, trust. This situation is calling for you to have faith. So, kailangan mong maniwala. Kailangan mong maniwala, hindi lang sa sitwasyon. Kundi, kailangan mong maniwala sa sarili mo na makakagawa ka ng way para mabago yung buhay mo ngayon. Para magkaroon ng solusyon yung iyong mga problema, Water Signs. So, tignan pa po natin. This is for you, Water Signs. Cancer, Pisces, Scorpio. Separation. Okay, yung iba po sa inyo, malayo sa mga minamahal,
At kailang, oo, OFW po yung iba sa inyo. So, ngayon, medyo nahihirapan kayo. Dahil baka may nanghihingi na naman ng tulong nyo. Or, kulang yung binigay nyong allowance. Parang hindi pa sapat. So, may nanghihingi pa. Parang nanghihingi pa ng dagdag. So, sabihin mo na lang siguro, water signs na kailangan din nilang magtipid. Kasi ikaw nga, nagtitipid ka. Ikaw yung kumikita. Pero tinitipid mo yung sarili mo. So, sabihan mo din po yung family mo na kailangan naman magtipid-tipid din. Tingnan natin. So, more on about money po ito. Money. Oo, yun kasi yung lumalabas. Lightning. So, ito, pabago-bago kayo ng situation ng iyong minamahal. Kasi karmic relationship, mahirap din po ito, okay? Letting you go and loving you. So, kasi meron nga kayong hindi natapos na karmic debt or may karmic debt kayo ngayong lifetime nyo, ngayong current life nyo. So, kailangan nyo yung matapos. Kailangan magkaroon ng closure between sa inyong dalawa para naman sa next life nyo is hindi na kayo magkasama. Or kung magkakasama man kayo, mas maganda na yung magiging takbo ng inyong sitwasyon, ng inyong love life. Or baka hindi na kayo lovers nun. Oo, meron dito naguguluhan, meron dito namimiss ka, water signs, or maybe ikaw to, water signs, you are unsure of the future. Hindi mo alam kung ano ba mangyayari sa inyo ng partner mo, lalo na kung malayo ka. You know, kasi parang it's either parang nagbabago yung person mo, baka nagiging cold sa'yo. Oo, mukhang malapit nang matapos. It's either nahingi ka ng closure or yung person mo. Ito oh, diba, bigla siya nagbago. Bakit nga ba bigla siyang nanlamig? Kasi baka po mayroon na yung ibang, oo, ibang kinakausap. Ibang karelasyon. Hindi ka na sure. Oo, nawala na nga yata yung trust mo dito sa inyong relationship ng person mo. For some of you naman, masaya kayo. Masaya kayo sa tinatakbo ng relationship nyo. Kung noon, hindi kayo sure sa future, ngayon, sure na kayo, meron kayo natanggap na news na nakapagpabago sa pagtingin mo or sa pagmamahal mo dito sa person mo. Parang mas naging malalim pa. Pero sa pera, dun kayo nagkakaroon ng problema. So, marami bang magastos dito na water signs? Oo. So, kailangan magtipid. Kailangan mag-ipon. Kasi hindi mo alam kung kailan ba. Diba sa business, hindi naman laging Pasko. Parang ganun din. Kahit di ka nagtatrabaho, kailan na ba nagiging Pasko sa mga empleyado? Kapag swelduhan na, diba? Tapos afternoon, parang bokya na naman. Tipid-tipid ka na naman, lalo na kung wala kang ibang pinagkakaabalahan. So, mas maganda siguro sinasabi sa inyo dito, water signs, na kahit na may trabaho kayo, kahit employee kayo, mas maganda pa rin kung sumasideline kayo. O, yung baka yung iba sa inyo, dealer ng load, yung mga ganyan, or naglo-load kayo. Tingnan pa natin, water signs. 7 of Wands. Ano pa po? 4 of Cups. Oh, malungkot kayo ngayon ah. Meron kayong iniiwasan. Meron kayong iniiwasan na tao. Oo. Meron, ayaw niyong pansinin. Or yung iba sa inyo, nalulungkot kayo kasi hanggang doon na lang yung relationship niyo ng taong to. Parang hindi na siya magpo-progress. Nalulungkot kayo kasi baka hindi kayo pinapansin. Sabi ko nga, meron dito naging cold na. Hindi pong bigla na lang kayong iniwasan. Hindi mo alam kung bakit. Kasi nga po, ayan, mayroon na. Or baka naman yung taong kausap nyo is kasal na talaga. So, kilalanin nyo din po yung person na kinakausap nyo. Hindi po porket pinakilig kayo, is totoo na yung taong yan sa'yo. The Empress, baka meron dito buntis ngayon. Oo, or may nakunan dito. Water signs. So, siguro, nakakaranas kayo ng depression, ng anxiety, kaya kailangan nyo ng makakausap. Parang yung iba dito, hopeless na. Nawalan ka na nga ng anak, nawalan ka pa ng pera.
nawalan ka pa ng minamahal. Alam mo yung feeling na down kayo. Siguro, mas isipin mo yung iba po sa inyo, okay? Mas tignan nyo kung ano ba yung pwedeng may offer sa inyo. Or baka may nag-o-offer naman sa inyo ng tulong, pero hindi mo tinatanggap. Or hindi mo nakikita, hindi mo pinapansin. Kasi mas nakafocus ka doon. Mas nakafocus ka dito sa nawala sa'yo. Ang dami mong regrets sa ngayon. Siguro, sinasabi mo na sana pala hindi ako gumastos. Sana pala hindi ko muna binili yung bagay na yun. Kasi ngayon, nahihirapan ka. Pero napasaya ka naman nung binili mo na yun. Kaya huwag mo na lang pagsisihan. Ang gawin mo, the next time na magkakapera ka, water signs, magtipid ka talaga. Oo. Pero huwag mo naman tipirin yung sarili mo sa pagkain. What I mean is, yung mga wants mo. Katulad ng mga damit, ng mga pampa-beauty, bawas-bawasan mo muna. Kasi baka yung iba natatambak lang dyan sa makeup kit mo. Diba kasi meron naman yung, meron yung expiration. So, yung iba sa inyo, nasasayang lang. Check nyo din. Kasi yung iba, 6 months lang yata. Tapos after nun, di mo na pwedeng gamitin. Pero yung iba sa inyo, 1 year na yung nasa makeup kit nyo, hindi nyo pa din tinatapon. O hindi nyo naman nagamit. So, diba, maging practical din po kayo. So, tingin ko yan lang yung, ayan o, know your priorities daw. O, ano ba yung mga kailangan mong i-prioritize? Kasi baka hindi yun yung, hindi doon napupunta yung pera mo, kaya naman nahihirapan ka rin. O, iba naman sa inyo, sobrang saya kasi, ayan o, may parating, ngayong araw, may parating na swerte. Hindi siya swerte, kundi pinaghirapan mo din naman to, water signs. Pero kasi, ayan, either magsisimula, meron dyan, magsisimula sa trabaho. Ano ba yung new start? Baka opening ng business nyo. So, ayan, wala muna kayong kinita kasi puro labas muna. Pero may papasok. At magiging masaya kayo. So, tingin ko, yan lang po yung mensahe sa'yo ngayon. Water signs, kung ano mang pinoproblema mo, may solution po dyan at may new beginnings na paparating sa'yo. Kailangan mo lang din magbago. Kasi kung nandyan nga yung new beginnings, pero hindi ka naman nagbabago, magiging routine at magiging, ayun lang, paulit-ulit lang yung mangyayari sa'yo. Magkakapera ka, mawawala. Magsisisi ka, uulit na naman. So, ganun lang po. Maraming salamat sa'yo. And see you again on my next video. Bye-bye, water signs. Ingat ka.